Kamusta na mga kalahi? Once again, this is Apo Adnan of Lugtiang Agama, Natural Divine Art, Shrine of Healing. At bago tayo magsimula, ay hinihiling ko po ang bawat, hinihiling ko sa bawat isa na tayo magdasal, no? Manalangin tayo para sa ating mga kapatid na may karamdaman. Walhati at parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa amin at sa puso sa lugar. Walhati at parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa amin at sa puso sa lugar. Walhati at parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa amin at sa buong sansinukuban. O Panginoong may-ari at mayari ng buong sansinukuban, lumalapit kami sa pagkakataong ito at isinusuko namin ang lahat ng aming alalahanin, takot at pangamba. Humihingi po kami ng iyong banal na liwanag na inyong pasikatin sa aming buhay upang itaboy ang kadiliman na bumabalot sa aming puso at isipan. Sa pagkakataong ito, Panginoon, isinasamo namin ang iyong mapagpalang kamay na hipuin niyo po ang bawat isa sa amin at bigyan ng panibagong kalakasan at panumbalikin ang aming sigla at iwaksi ang lahat ng karamdaman na nagpapasakit sa aming buhay. Panginoon, isinasamo ko ang iyong pagpapala ng kagalingan para sa aming mga kapatid na dumaranas ng iba't ibang uri ng karamdaman. Nilalapit ko po sa inyo ang aming kapatid na si Ellen, Ellen ng Taiwan. Nasamahan niyo po siya sa pagkakataong ito at panumbalikin ang kanyang kasiglahan at mabuting kalusugan. Gayun din, idinudulog namin ang iyong pagpapala ng kagalingan para sa aming pinakamamahal na Lord Donald Lewis High Corel ng Corellian Native Tradition. Nasamahan niyo po siya sa pagkakataong ito at panumbalikin ang mabuting kalusugan at bigyan ng mahabang buhay. At para sa lahat ng aming mga kalahi na laging sumusambay-bay dito sa landas ng lahi, isinasamo ko ang iyong pagpapala no dumating sa kanilang buhay sa pagkakataong ito. Ito po ay aming inihili sa ngalan ng aming mga ninuno na nagbigay buhay sa amin at sa mga diwata na laging gumagabay. Mayari na pag-asatin. So, ayan mga kalahi, nawa sana sa pamagitan ng panalangin ito ay datnan kayo ng biyaya ng Panginoon, may kapal. So, sa araw nito, gusto ko lang, marami akong gustong paksa na pag-uusapan. Unang-una, bilang tungkulin natin na tagapagturo, no? Bilang vlogger, kung mapapansin nyo, hindi naman tayo nagpapakita ng kung ano-anong magagandang lugar. Wala tayong mga skills or kagapuhan or sayaw na ipinipresent dito, kundi patnubay at gabay sa ating buhay. Bilang isang vlogger, tayo po ay tagapagturo, no? So, sinisiguro natin na ang ating katuruan ay dumating sa bawat isa sa inyo. At kayo naman, bilang isang manonood, kayo ay nagiging isang mag-aaral. At tungkulin ninyo bilang isang mag-aaral ay subukan ang katuruan na ito sa inyong buhay. Paano ibig sabihin ng subukan? You really need to apply, to experience, to act out, no? Parang katulad pag sinabi natin sa eskwelahan, no? Mag-experiment kayo, ay hindi lamang ito theory o salita lang. Talagang meron kayong kikilos. Ikikilos nyo, kukuha kayo ng mga ingredients o ng mga materials and equipment at susubukan nyo ang bawat mga pagsasanay na ibinibigay sa inyo ng inyong tagapagturo. Bilang isang vlogger, tayo dito sa Lugtiang Agama ay tagtuturo, no? So, ito lang mga kapatid, no? Bilang spiritual na nagpapakita dito sa YouTube ng mga gabay at katuruan, no? Minsan, alam natin, we are parang may sinasabi na, anong tawag doon? Burdened. We are burdened sa welfare ng ating mga tagapanood kung hindi umaayon o gumaganda ang ating buhay. Maganda po ang hangarin natin at mabuti ang ating puso. No? Dahil kasi we are burdened because of what is happening to the person, to our viewers. Pero mga kalahi, no, kapatid,
Ito lang po, no? Dahil kasi minsan sa ating misyon sa buhay, no, malawak ang ating misyon. Hindi natin aabot ang ating misyon kung tayo ay nakatutok lamang sa mga bagay-bagay na katulad nito, meron tayong mga nanonood na hindi nauunawaan. Pero sa napansin ko sa ating programa, katulad na lang, halimbawa kung meron ba kayong mga pagkakataon ng pagtitipon, no? I don't have to burden myself na ilagay ang sarili ko or ang templo namin sa lugar na malapit sa inyo, katulad na lang sa Quezon City, kunyari, no? Kasi naniniwala ako na kahit na kami ay kapitbahay nyo, nagtitipon kami sa tabi ng bahay ninyo, kung hindi talaga kayo laan para sa luntiang agama, hindi nyo mauunawaan ang aming katotohanan. Dahil nga ang katotohanan, kami man ay malayo sa inyo, kami ay nasa San Jose del Monte, Bulacan. Pero merong mga tao na talagang nais matuto mula sa ibang bansa sa Amerika na nakakapunta dito. Ano ang difference nun? So ibig sabihin, meron talaga silang masidhing kagustuhan na matuto. Kaya lumipad sila mula sa Amerika, papunta dito sa Pilipinas at puntahan kami dito sa San Jose del Monte, Bulacan. So nandoon yung kagustuhan nila. Pero meron kasing mga ibang tao na meron ba kayong templo na maaari namin puntahan sa Quezon City? Sabi ko, wala. Kami ay nasa San Jose del Monte, Bulacan. Kung nais ninyo, ay maaari kayong pumunta dito sa San Jose del Monte, Bulacan upang makapanambahan kasama namin. No? So, yun lang po kadali. Dahil kasi minsan, kami din, bago nung pandemic, kami po ay kilala na lagi kami nagkakaroon ng pagtitipon-tipon sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife sa May Quezon City. So, every month, meron po kaming gawain doon, no, nagre-ritual kami. Siyempre, pinopondahan natin yon, no, nag-aarkila tayo ng kubo doon para at least naman, meron po tayong mauupuan ng maayos. No? O kadala, minsan, nung unang panahon, nung wala pa tayong pera, nagdadala lang din kami ng panlatag at naglalatag kami sa sahig at doon kami nagmi-meeting, kumakain, nagkakainan. So ang requirement natin pag tayo ay nagkakaroon ng meeting is bring your own baon, no? At yung baon nyo, you are willing to share for 2 to 3 persons. Dahil kasi hindi natin alam kung gaano karami ang a-attend, no? But usually, we ask our participant to bring food to share. Hindi na ako humihingi ng pang-ambag ninyo para sa kubo, no? Pero kaya hindi lumalago financially ang ating samahan kasi nga wala tayong abuluyan, no? Maliban na lang sa, kung kayo ay magkakahingi ng serbisyo sa amin, doon kami manghingi ng abuloy, no? Pero kaming allergy. Anyway, napakahingi talaga dito sa ating lugar and soon baka lumipat tayo ng Taguig at matahimik tayo at hindi man sa Taguig, meron din tayong lugar sa Cavite. Yun po, no? So bilang isang tagapagturo, hindi natin pananagutan kung ano man ang nangyayari. That is the lessons that our viewers, our students need to learn and to overcome. Hindi tayo nagkulang sa ating paggabay, sa pagbibigay paalala kung ano ang dapat gawin, no? We have to attend to them kung sila ay nahihirapan at bigyan ng guide. Pero hindi natin kailangan ibigay lahat ng panahon natin para magbago siya. Dahil kasi malaki pa ang ating trabaho. Malaki pa ang ating aabutin. Totoo yan, if we can give life to a certain individual, that's good, no? Yung light niya is magliliwanag. Pero marami pang iba tayong dapat tungkulin. Hindi lang tayo nakapokus sa isang bagay. At kailangan, habang nabubuhay tayo, no, as much as possible, we try to reach out and accomplish those missions that been set upon us. And another topic na gusto kong pag-usapan is about sa exorcism, tulad ng nabanggit ko sa comment. Kasi meron po kasing sinabi sa akin sila kayo na napanood na isa siyang exorcist na sinasabi terror, no? Terror, nalimutan ko kung ano ang tawag sa kanya, na parang pinapahirapan niya yung mga taong ginagamot niya, na pinapalaya niya mula sa masamang espiritu. On my part, bilang isang manghihilot, bilang isang masahista, no, as massage therapy, the reason why
na kailangan magkaroon ng license ang isang manggagamot o manghihilot o masahista, yes, ito ay dahil sa ikaw ay humahawa ng katawan ng tao, no? At layunin ng isang manggagamot is to harm none, na hindi natin bigyan ng karamdaman o bigyan ng sakit ang taong ating ginagamot, kundi palayain natin sila sa kanilang nararamdaman na sakit, no? Pero kung ang tao ay inaalihan ng masamang espiritu, no, ang lagi nating dahilan, ang nasasaktan sa ating ginagamot ay hindi yung tao mismo, yung katawan ng tao mismo, kundi yung espiritu o yung mangkukulam na ginagamot. Pero paano natin maitutuwid yon kung sakaling ang pananakit na ginagawa natin sa mangkukulam ay nagmamarka sa katawan ng tao na ating ginagamot? Sa tingin nyo kaya na ito ay karapat dapat o tama lang? Paano kung mangyari na habang ginagamot natin ang tao ay napatay natin siya dahil ayaw umalis yung mangkukulam sa o masamang espiritu sa katawan ng tao? Di ba, we are also inflicting pain or damage to the physical aspect of the person that we are healing, no? Dahil, eh, paano naman yun, Apo? Dahil kasi meron din ako napanood na video, yung kapangyarihan ng yung power of suggestion, na parang halimbawa, kanyari ito kutsara, idinikit sa ano, dinikit sa kamay, no? Pero naramdaman ng tao na ito ay napasok at nagkaroon nga talaga ng literal na pasok. So, it is a power of the mind. So, paano yun? Will you be still criminally liable sa iyong ginawa dahil kasi nanakit ka? I think yes, no? Kahit sabihin mo na ito ay spiritual, ito ay mental, but you inflicted pain to the person, you will be criminally liable in inflicting harm to the person. Tinanong ko nga yung kaibigan namin, no, yung kababata kong abogado, o kaibigan na abogado na ngayon, no, sabi niya, anything that disturbs your mind, pwede kang magdemanda. Dahil kasi yung disturbance of the mind is parang kinukuha yung kapayapaan ng iyong isipan. So anything na kung kayo man ay nagbibigay ng mental suggestion sa inyong patient, sa inyong kliyente, at nagkaroon ng pagbabago sa kanyang katawan, you will be criminally liable to it. No? Although wala pang batas na nagpo-prohibit ng mga ganitong practices natin, na nagbibigay tayo ng mental suggestion na ikaw ay sinasaniba ng masamang espiritu, ikaw ay nakukulam, etc., etc., na hindi mo muna kinukuha ang full diagnosis o diagnostic ng isang tao, no, we always tend na talagang sasabihan natin para lang maipakita natin, lalo na ngayon, lalo na sa panahon ngayon, no, panahon ng show business or whatever, na we showcase our talent sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook, para masabi, uy, ang galing, galing, galing. Actually, ako, kukonti lang, iilan lang ang mga nakikita ko sa social media na talagang totoong manggagamot. Pero maraming lumalaganap na parang tuwang-tuwa pa sila pag napapahirapan niya yung taong pinagagaling niya, no? And I think we have to change our set or mindset, no? Na dapat ay ingatan pa rin natin ang ating pagpa-practice. As much as possible, let us not do harm to our client or to our patient, dahil maaari tayong maging criminally liable sa mga ganitong pamamaraan. I don't intend to expose those people or to do a series of exorcism ritual, no? But we are teaching how properly it is done, no? Yung mga exorcism ritual na paano paalisin ang masasamang espiritu. So siguro, gagamitin ko na rin to, no? Gagawin kong 20 minutes ang discussion, na sana magawa natin 20 minutes, no? In terms of spirit possession, mapapatay ba natin talaga ang espiritu sa pamagitan ng ating mga dasal, etc., etc.? Can a spirit be destroyed?
Ano ang tugon natin diyan? For me, the spirit cannot be destroyed. Hindi natin mapapatay ang espiritu. Dahil ang espiritu ay walang katawan. The spirit is not created nor can be destroyed. But it only can change form. No? So paano natin mapapatay ang masamang espiritu? Baguhin natin siya. Paano natin babaguhin ang masamang espiritu? Pakitaan natin ng mabuti. Tratuhin natin ng mabuti. And doing harm to our patient is not a form of transforming it. Pero alam mo, ang ginagawa natin, mas lalo nating sinisigaan or liniliyaban ang masamang espiritu hanggang sa mamatay yung kanyang sinasaniban. It is dangerous na kung palalaguin natin yung apoy, tutupukin niya yung katawang kanyang sinasaniban. So para humina or talagang humupa ang masamang espiritu, ay baguhin natin. Buhusan natin sila ng kabutihan. Kung kaya nga, di ba, yung mga paring Katoliko, pagka meron nasasaniban, binabasbasan lang ng agua bendita. And that water is a sign or a symbol of compassion. Pero kung lalagyan natin o didikitan natin ng bakal, ng krus, or ng kung ano man, no? It's an aggressive tool, no? It is an aggressive tool na maaari talagang magwala yung masamang espiritu sa loob ng katawan ng tao. At kung nagwala ito sa katawan ng tao, maaaring ma-destroy niya. Remember, it is a form of energy. It is a form of electricity within the body of the person. Lalo na kung ang kanyang consciousness ay wala sa katawan niya, no? At ibang consciousness ang lumulukob sa kanya. Honestly, maari kayong, alam niyo yun, yung trickster, maari kayong patawanin ng mga tao. Maari kayong, alam ba, yung mga stand-up comedians, no? Maari silang mang asar, mang ines. It doesn't matter kung sino ka, no? Hindi sila matatakot sa iyo. Dahil kasi trabaho nilang mang ines o mang asar. Dahil kasi sa pamagitan nun, is napapatawan nila ang publiko. Hindi nyo sila mapipigilan unless, di ba talaga, kung kayo napikon, is barilin nyo, patay siya. No? Yun yung nangyayari. But those things, no, hindi mo sila mapapatigil kung hindi mo sila papahupain at hindi mo babaguhin ang kanilang yung flow of kanilang energy. This will be changed if we give them suggestions or ito na dapat natin pag-isipan na parang mapahupa natin. Usually, those person na naaalihan ng masamang espiritu ay merong sama ng loob. So, alamin muna natin ang root cause ng kanyang sama ng loob at pag-usapan. And communication is the best tool to negotiate. And honestly, sa pamamaraan din ng pag-usap natin, ay makikita natin, mababago natin ang kaisipan ng tao. Alam ko kung ikaw ay negosyante, salesman, magaling ka po diyan. Hindi mo kailangang i-impose yung gusto mo. No? Parang ang isang exercise is nakikipag-negotiate din. Kaya nga sa katutubong pamamaraan, no, eh merong pag-aatang, pagbibigay ng kagustuhan ng espiritu kung ano man. Kung gusto niya na magbayad, magbabayad tayo sa paanong paraan. Di ba? Mag-aatang tayo ng padugo. No? Pero ngayon, hindi na nagiging uso eh. Parang yung katuroan ng mga Western yun yung nagiging makapangyarihan at nakakalimutan na sa pamagitan ng power na yan, no, nakakapanakit din kayo. So hindi maganda. Sana mga kalahi, be mindful of our practices, no, especially in terms of exercising at panggagamutan. At dapat ay alam nyo rin at kabisado nyo rin kung ano ang inyong pag-aaralan. So hanggang sa muli, paalam.